What's up guys? Good afternoon, good evening, and good morning kung anong oras nyo man ito pinapanood. So as of now, I know tapos nyo nang panoorin yung 2 episodes na na-upload natin sa YouTube. Okay, or dito. So now it's time for you to learn about news anticipation. Okay? So although yes, nabigyan ko kayo ng introduction, okay? Para din magkaroon kayo ng safe space ninyo para sa mga newbies din and para sa'yo. Okay, na wala pa masyadong idea regarding sa market, okay? So, and yung episode 2 naman, na breakdown natin yung S&P 500, Nasdaq and dollar index correlation, okay? Nabanggit ko naman yun sa inyo. So, pero for now, magkakaroon muna tayo ng break sa chart. So, ibig sabihin, hindi muna tayo mag-check ng charts. So, I want you to listen the whole time, okay? Gusto ko lang makinig muna kayo, take note on your notebooks, okay? So, get your pens and papers. So, sa tabi ninyo habang nanonood nito. Also, you can always replay this video naman if ever na gusto nyo mag-take note, okay? Pero recommended ko talaga na mag-take note kayo, okay? So, let's start. So, Sir Kim, what is news anticipation? Okay? Bago tayo pumunta sa word ng anticipation, kailangan nyo muna tandaan kung anong pinagkaiba ng anticipation and then prediction. So, ang anticipation, or buntan mo na tayo yung prediction, siyempre ang prediction, let's say, for example, sabi ko sa inyo, tataas to, or bukas tataas to, bukas sa makalawa, pwedeng pumunta to dito sa pinakailalim na to, or pupunta to dito. So, yun ang tinatawag natin prediction. So, pinipredict mo yung magiging movement niya. Okay? So, anticipation naman tayo, Sir Kim. Ano pinagkaiba nun sa prediction? So, ang prediction is, pinipredict mo kung saan ang possible puntahan na itong presyo na to. Point. As in, the end. Okay na yun. Okay? So, ito na yung sinabi mo, so be it. Parang ganun yung prediction. So, para bang, let's say for example, parang manghuhula. O, diba? Pag nagpahula ka, ito daw sasabihin niya, and ito yung paniniwalaan mo, and ito daw yung possible na mangyari sa buhay mo. And there you go. That's a prediction nung manghuhula. Okay? So, now, a lot of people are getting a lot of things wrong, or lahat madalas sa kanila nagkakamali. Bakit ka mo, there's no such thing as prediction when it comes to the market. Okay? Walang gano, walang 100% na nag-work na prediction lagi. Naiintindihan? Sir Kim, paano mo nasasabi na possible ganito ang gawin ng market, or puntahan na ganito yung market, or pumunta dito yung market? Paano ko nagawa yun? Paano ko nasasabi sa inyo yon? So, it's not prediction, it's called anticipation. Okay? Pag sinabing anticipation, ina-anticipate mo. Ibig sabihin, inaalam mo yung possible na what if ito yung mangyari, if and only if, or if else statement. Okay? Alam niya ng mga IT dyan. Kung sino man dito yung mga IT na nag-aaral ng IT, programming and all that. For sure, alam niyo yung if and else statement na yan. So, parang ganun yung anticipation. So, may if else ka. So, if pumunta to dito, ito naman ang gagawin niya. If hindi siya pupunta dito, possible ito gagawin niya. Ganon. So, dalawang ways ang meron ka. So, ibig sabihin, hindi ka zero. Naiintindihan? Hindi ka masisiro. Bakit ka mo? Anong pinagkaiba or anong disadvantage naman ng nagpipredict sa anticipation or sa mga nag-anticipate? So, ang prediction, one way lang yun. Tama? So, let's say for example, you're trying to aim for this low. Nandito yung current market. Ang prediction mo kamo bukas, pupunta yan dito. Naintindihan? Yan ang prediction mo. So, ako naman, ito si prediction. Okay? Ito si prediction. So, lalagyan ko letter P. And lalagyan ko dito si anticipation. Okay? So, si anticipation naman, which is ikaw, ako, and sila, ito yung market ngayon. Meron target dito, and meron target dito. Merong AB na target. So, if, gagamit tayo ng if and else. Okay? So, ibig sabihin, pwedeng pumunta dito yung price, and then tsaka tayo magbabounce, so papunta sa target. Pero if hindi niya gawin yon, possible ganito mangyari, bumagsak and magtuloy-tuloy pa baba. And if hindi naman siya pupunta dito sa downside, pwedeng gumanyan siya and pupunta siya doon. Or possible ganyan, rejected, downside, same exacting here, upside. So in that case, you have multiple options. So wala kang magiging reason na, bakit hindi ko na-trade yon? Ito, possible, yes. Wala kang lusot. Kasi pinipredict mo yung presyo. And believe me, you'll end up hurting yourself. Masasaktan ka lang. Masasaktan lang yung damdamin mo, sarili mo, and yung guts mo, and yung, tawag dito,
yung pride mo sa sarili mo. Why? Kasi you end up seeing yourself losing a trade. Bakit ka mo? Kasi nga pinanindigan mo. Which is, ang prediction, walang place yan dito when it comes to trading. Walang prediction dito. Anticipation. Now, you need to accept that first na pag nag-a-anticipate ka ng market, kailangan mong aminin sa sarili mo na palagi kang magkakamali. Palagi. And ang pinakamagandang part when it comes to na-master mo or talagang marunong ka na talaga or talagang kayang-kaya mo na mag-anticipate na price, as in wala ka ng pakiramdam. As in, kung magkakamali ka, I hope magkamali ka kasi meron ka pang ibang way for that one to trade into. Hindi ka na sa zero. So dito, you have at least 4 options. Here, 1. Naintindihan? Simple as that. So, there you go. I hope naintindihan nyo naman kung paano kayo na-explain ng pinakamadaling paraan as much as possible yung prediction and anticipation. Naintindihan? So, simple as that. Okay? So now, syempre, hindi lang dito nagtatapos ang ating news anticipation. So, pero, meron ako ibibigay sa inyo na website kung saan nyo hahanapin yung mga yan, which is pupunta kayo sa forexfactory.com. So, in order to find that one, so, itatype nyo to sa mga Google Chromes ninyo. Okay? So, forexfactory.com. Sorry, mali yung spelling ko. There you go. So, hahanapin nyo lang to sa inyong mga browser. Okay? Kung saan man kayo nagbabrowse as of now. So, pwede kayo maglagay dito ang www.forexfactory.com. So, hindi naman to bayad. Okay? Wala naman yung bayad, guys. It's for free. So, you can always visit that one freely or libre lang yan. And then, ito yung lalabas sa mga screen ninyo once na mapunta kayo dun sa Forex Factory. Dito nyo kayo dadalan. Again, hindi nyo kailangan mag-login. Hindi nyo kailangan gumawa ng account para lang makita itong mga to. So, it's for free. Okay? So, there you have it. It's for free. Naintindihan? So, nandyan na rin yung mga oras. Okay? So, there you go. Okay? So, now, pero syempre, bago tayo pumunta doon, dito muna tayo mag-i-stick. Okay? Sa news anticipation. And guess what? Wala na kayong iba pang makikita na ibang tao mag-i-explain sa inyo ng news anticipation, kundi ito lang. Okay? So, again, take time for makinig kayo mabuti. And sana mag-gets ninyo yung point netong video na to for you para mas maintindihan mo maigi yung mangyayari sa market in the next following few or next following days or even weeks or even months. Okay? So, yeah. Now, let's go to the topic. So, now, ito yung mga news anticipation na kailangan mong bantayan. Okay? So, be careful for this news. Ayan na nakalagay dyan. Okay? So, sabi dito, mag-iingat kayo sa mga news na pinangalanan ko dito. Naintindihan? So, isa-isahin natin siya. Okay? CPI. Ano ibig sabihin ng CPI? Consumer Price Index. Okay? So, Consumers Price Index. So syempre, di ba? For now, wala kayong maiintindihan, di ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Kailangan ba namin intindihin lahat yan? Hindi naman. Pero medyo common sense lang naman yan. Okay? Consumers Price Index. So, dito natin malalaman kung tumataas na ba ang ating inflation. Wow, Sir Kim. Diyan ba yun? Yes. Okay? Dito mo malalaman kung tumataas ba ang inflation. Why? Ang Consumer Price Index is sa mga bawat household po ito sa Amerika, ha? So, random yan. Nagbibigay sila ng mga random surveys or talagang pinag-aaralan nila through instruments yung mga tao, okay, sa iisang bahay sa lugar nila or sa Amerika. Inaaral nila yon kung tumataas na ba yung bilihin nila, kung yung $1,000 ba is sapat pa rin sa limang tao sa pamilya or sa isang buong pamilya, kung sapat pa rin ba yun o hindi. If hindi, ano yung reason? Maybe, ano, tumaas ang presyo ng bilihin. So, in that case, pag tumataas ang presyo ng bilihin or tumataas ang merkado, definitely may inflation na nangyayari. Why? Because there's a supply and demand. So, parang ganun lang, no? So, yan ang ibig sabihin, or ito yung simplest way for you to understand what is CPI. Okay, on to the next one. So, meron naman tayong tinatawag na PPI. So, Producer Price Index. So, dito naman natin malalaman, no, yung overall. Okay, overall economy ng mga ito naman yung overall financial or personal financial situation ng mga tao sa bansa nila. Okay, so kung na-afford pa ba nila yung mga bilihin, afford pa ba nila yung lifestyle na kaya yung talagang meron sila or hindi. So in that case, guys, may mga epekto to sa market natin. Naiintindihan? May epekto yan sa market movement ng US dollar and lahat. So
dollar index number 1, Nasdaq, S&P 500, fiber natin na Euro USD and GBP USD. Okay? So may mga epekto 'yan doon, and hindi mawawala si gold, naiintindihan? Laging maapektuhan si gold. Tandaan niyo, there's no excuses, wala pong excluded diyan. Naiintindihan? Sir Kim, how about Bitcoin? Apektado ba? Yes. Okay? Simple as that. That's my answer. Yes, apektado po si Bitcoin. So, pupunta naman tayo dito sa next one, which is ISM Manufacturing PMI. Okay, lagi magkasama itong dalawa. So, ISM Manufacturing PMI. So, napaka self-explanatory naman ito. O Supply Management or Institute for Supply and Management. Okay, and Purchasing Manager Index or Managers Index. So, dito naman natin tinitingnan kung sapat pa ba yung mga supply natin dito or supply nila doon para makater nila yung million-million na tao nila or yeah, sa isang lugar. Okay, so yun yon. So in that case, pagka may failure sa supply and demand, so definitely magkakaroon ng pagtataas sa bilihin, naiintindihan? So actually nangyayari din naman yan dito sa Pilipinas, no? So I'm not trying to be a geopolitical analyst or trying to be a pro at geopolitical analyst, hindi naman. Okay, so it's just kung ano lang yung alam ko, yun lang naman ang sinasabi ko sa inyo. Okay, so yun lang. Next one is NFP. Okay, NFP or tinatawag nating non-farm employment change or pinakasikat sa pangalan na non-farm payroll. Okay, so isa yan, napaka self-explanatory. Okay, so ito yung tatandaan nyo. Okay, tandaan nyo muna itong NFP. We will go back to that one later on. So next one, unemployment rate. Na syempre, napaka self-explanatory na rin yan, unemployment rate. So ibig sabihin, inaalam nila yung dami ng tao na nakagraduate na, undergraduate na, hindi pa rin nakakapaghanap ng trabaho. Okay? So the more na marami 'yon, then the more na may problema sa system or hiring system, job system. So that's why nagkakaroon tayo ng jobs opening. Okay, sa market. Actually, hindi ko na siya nailagay dito, pero you see the point. Okay, may news din 'yon palagi. Okay, every month din po 'yon. Okay, meron tayong jobs opening na news. Okay? So there you go. Now, meron naman tayong prelim, okay, consumer sentiment na tinatawag. So there you go. Isa din 'to sa mga kailangan niyo i-anticipate na mga news. Okay? Next naman, meron tayong unemployment claims. Okay? Napaka self-explanatory din. Okay? Meron tayong unemployment rate. Meron tayong unemployment rate. Okay? Sorry. Claims pala. Number of unemployed. So, nandiyan dyan din yan. Okay? Number of unemployed. So, FOMC. Federal Open Market Committee. So, tinatawag to as FOMC. Or Federal Open Market Committee. So, dito po nagaganap yung pinakamalalang news, okay? Pinakamalala or pinaka-anticipated, most awaited news, current news or current events na hinihintay ng mga bawat financial literate o yung mga may alam talaga when it comes to financial business and all that. Ito yung pinakainaabangan nila lahat. Why? Dito nagkakaroon or dito dinidiktahan kung tataasan ba nila yung interest rates para makontrol nila yung inflation nila na nilabas dito sa CPI. Naiintindihan? There you go. So, ito po is madalas na hindi nyo ito makikita or madalas nyo hindi na maaabutan to. Bakit kamo? So, ito pong FOMC is nangyayari po during 2 a.m. po sa Philippine Standard Time or Pilipinas. Okay? Sa Pilipinas. So, nagaganap po yan ng 2 a.m. po sa Pilipinas. Okay? So, kayo din bahala kung gusto nyo i-trade yan. Okay? Basta hindi ito yung ways niyan kung paano i-trade. So anyways, dadating naman tayo sa point or sa time na maituturo ko sa inyo kung paano i-trade itong mga news na to. Okay? So dadating tayo doon. Pero for now, I want you to understand na hindi nyo kayang i-trade to. Okay? Wala pong kaya makapag-trade niyan unless na talagang alam nyo na yung ways ko kung paano ko i-trade ang mga ang FOMC. Okay? So meron naman tayong tinatawag na fake FOMC, okay? Which is yung FOMC meeting minutes. So ito naman yung tinatawag namin chika minutes. So wala po masyadong ganap diyan. So again, pwede niyo hindi nabantayan 'yan, pwede niyo hindi na pagpuyatan 'to. Okay? So nangyayari din po 'yan during 2 a.m. po ng madaling araw sa Pilipinas. Naiintindihan? So to cover up, again, pwede ako magkamali dito. It's feel free to, you know, to double check as always. So, ilalagay ko dito yung mga oras kung kailan nilalabas itong mga news na to. Naintindihan? So, there you go. Ang CPI po natin, nilalabas siyang kadalasan 8:30 p.m. po yan, Philippine Standard Time. So, ibig sabihin lahat na ilalagay ko oras dito is Philippine Standard Time po. Okay? So, ayan. 8:30 po yan nangyayari. 8:30 din po ito nangyayari. ISM Manufacturing PMI, kadalasan po dito 8:30 din. Okay? Non-farm payroll, yes. 8:30 din yan. Unemployment rate, yes. 8:30 din yan.
And consumer itong consumer sentiment na to minsan 8:30 to 10. Okay, so nangyayari din to minsan during 10 p.m. Okay, 10 p.m. Philippine Standard Time po. So 10 p.m. Philippine Standard Time. Okay, so nangyayari yan diyan. So unemployment claims naman po. So again, wala po silang pinagkaiba. Madalas po 8:30 p.m. po talaga lahat. Okay? So now, to summarize, okay? May mapapansin kayo na Sir Kim, halos wala namang pinagkaiba. Lahat yan, halos 8:30. Yes. Okay? Halos lahat po ng news na nangyayari or lumalabas sa Amerika is lagi po yung 8:30. So, that's why, lagi yon. Tignan nyo yung mga chart ninyo. Monday to Friday, every 8:30, may nangyayaring massive movement. Like, talagang it's either pumipitik pataas yung price ng sobrang laki and pumipitik pababa ng sobrang bagsak ang presyo during 8:30. Okay? So, tatandaan ninyo, merong something dyan. So, ibig sabihin, kapag nag-check kayo ng Bitcoin ninyo or mga cryptocurrency ninyo, and biglang pumitik yan, bigla-bigla, tingnan nyo kung anong oras na kasi. Okay? So, ulitin ko, kung ano mangyayari dito, highly affected po ang Bitcoin nito. Naintindihan nyo? Highly affected po ang Bitcoin nito. Okay? So, simple as that. Now, Sir Kim, ibig sabihin, pwede kaming tumaya dyan pagpasok ng Ether? Hindi po. So, yun ha, ulitin ko. Don't take my word out of context. Itong mga news po na to is not tradable. Okay? So, hindi nyo po siya kakayaning i-trade. Ulitin ko ha, hindi po tinitrade itong mga news na to. So, ibig sabihin, hindi po itinitrade to, hindi din tinitrade to, hindi din natin itinitrade to, lalong-lalo nang hindi natin tinitrade to. Okay? And lalong-lalo nang hindi din po natin tinitrade to. And so far, there you go, and there you go, and there you go. Sir Kim, ba't iniisa-isa mo pa? Siyempre, ayoko na magkaroon tayo ng misconception dito or misunderstanding sa mga bagay-bagay. So, unahan ko na kayo. So, okay? So, note or risk note. Okay? So, lalagay ko dyan is risk note para naman siyempre maintindihan nyo mabuti kung ano yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. So, again, hindi po tinitrade yan. Anong yung hindi tinitrade, Sir Kim? Guys, don't get me wrong. Don't take my word out of context. Once matapos kayo sa mentoring or kahit nga nakakailan na kayo sa mentoring, may matututunan na kayo dito na matitrade nyo na talaga, na magagamit nyo na siya. Pero again, lagi nyong ihihinto yung position ninyo kapag alam yung papasok na itong mga news na to. Naiintindihan? Pagka papasok na itong mga news na to, mag-iingat po kayo, pwede nyo nang i-break, i-trail stop yung mga positions ninyo, break even nyo na yan, or i-close nyo na as much as possible. Kung profitable pa kayo, i-close nyo na. Okay? Naiintindihan? So again, professional traders, okay? Pag professional traders naman, okay, lagay naman tayo dito na isang note. Note for prop. Okay? So, lagay tayo dito, prop for prop. Okay? Yan. So, para naman po sa mga professional, okay? Wait a minute. Okay, sorry. So, para naman to sa mga professional traders, okay? Professional traders. Okay? Okay? Para naman, ito yung note ko para sa mga professional traders is, This is not tradable. Okay? Same exacting. Hindi din po ito tradable. Hindi din ito tradable. Ah, sorry. Yan. Pwede yan. Consumer sentiment, unemployment rate, not tradable. Not tradable. Not tradable. And there you go. There you go. There you go. And there you go. Okay? So again, hindi din po recommended para sa mga traders or mga professional traders na tinitrade yung mga news na yan. Again, what do we mean by not professional or not for professional note? Again guys, madalas, kadalasan ng mga tao, tumatalpak dyan sa mga oras na yan kasi alam nilang pipitik yung pressure dyan sa mga oras na yan. It's either win or lose talaga. Again, huwag nyo nang itry, huwag nyo nang subukan, walang mangyayari sa buhay ninyo once napilitin nyo yan. Okay? So again, for professional traders, hindi nyo po kayang itrade yung mga exact oras na to na dyan kayo mismo magpo-position. Hindi po. Pwede before.
after mas better. Yun ang i-trade ninyo. So, ibig sabihin, Sir Kim, kapag Monday ngayon, tas may news ng CPI, wag na kami mag-trade throughout the day. Hindi. Okay? Hindi po. So, again, take note of this one. Magte-trade kayo, kailan ang best time for us, Sir Kim, para makapag-trade? Lagi nyo tatandaan, the best time for you to trade during the out of this or sorry this news is 30 minutes after the news came out. There you go. Nagets nyo na ba? Ulitin ko. Oo, hindi siya tradable. Yung ito mismo ha, yung pinopoint ko dito sa not tradable is yung 8:30 sakto. Hindi siya tinitrade. Walang nagtitrade yan. Even professional traders don't trade that. Naiintindihan? Hindi tinitrade yan. Eh Sir Kim, kailan kami pwede makapag-trade na to? Ano bang after ng 8:30? Dagdag mo ng 30 minutes. So 9 o'clock. So there you go. 9 o'clock ka mag-start mag-trade. Do it for the rest of the news na nakikita mo dyan. So kung may news man tayo ng unemployment claims ngayong Wednesday, 8:30, 9 o'clock ka mag-trade. Not 8:30, 9 o'clock. Lagi niyong pauhupain yung false move na kine-create niya around 8:30. Oh! So ibig sabihin, yung 8:30 Sir Kim, false move? Yes! How can you say so? Kung pupunta kayo sa Forex Factory, okay? Kung pupunta kayo sa Forex Factory, makikita nyo na may mga ganito yan. Okay? May makikita kayo mga green folder, actual forecast, previews, at saka may mga graphs pa yan nalalaman. Okay? I don't care about that numbers. I don't care about that PID. Okay? Forecast. Wala akong pakialam dyan. Hindi namin binabasa yan. Hindi ko nga alam ibig sabihin ng mga reports na yan. No? Aanin ko ba yan? Again, guys, hindi mo kailangan basahin yan. Ang kailangan mo, tignan ng market 30 minutes after that one, and there's and there will be the new setup, and there will be the true setup na lalabas. So ibig sabihin ba Sir Kim, lahat ng 8:30 manipulation? Yes, and this is the right time for me to say they are what? I know, narinig nyo na to a while back, they are what? Buying the rumors and selling the fucking news. There you have it. They are buying the rumors. Oy, may news mamaya. Bili tayong lahat. And pagkapasok ng news, benta natin lahat. Meron dyan, bibili pa nga. So now, the whole 30 minutes economically, the whole 30 minutes environment of that news will be false move. Why? A lot of people will try to what? Close open position. Ganon. Tataas ang market, yung mga nag-short, i-close. Bumabagsak ang market, mag-short, biglang tataas ulit. Walang mangyayari sa movement kundi up and down. That is not tradable. Hindi mo siya kayang i-trade. Naiintindihan? Hindi mo siya kayang i-trade. Naiintindihan? So there you go. 30 minutes after the news, that will be the true move. Okay? So ibig sabihin, lahat ng news na makikita nyo during 8:30, that is the first stage of false move. Okay? That is the false move na kailangan nyo iwasan. So now, once natapos na yung news, let's say for example, 9 o'clock na, 9:10, 9:15, true move na yon. In that case, hahanapin nyo na what? Hahanapin nyo na yung setup na tinuro ko sa inyo. Naintindihan? And that is the time na you can tell to yourself na liquidated na sila, magkikreate na ng ano yon. Correct. Liquidity. Oo nga no, Sir Kim. Pagka pasok pala ng news, let's say for example, bago pa pumunta yung news, pipitik pala yan ng ganyan, di ba, Sir Kim? And now, makikita mo na, after 30 minutes, makikita mo na ang alin. Liquidity. Now, you have target. It depends na lang kung anong uunahin. Naiintindihan? Simple as that. Make sense? I hope it makes sense. There you go. There you have it. Walang ibang magtuturo sa inyo yan. Okay? There you go. That's the news anticipation for you guys. Okay?
So I hope naiintindihan niyo tong news anticipation na to. So again, hindi ko naman kayo binobore, okay? Hindi ko ayo as much as possible 'yung ako ma-board kayo. Okay? When it comes to this one. Okay? Gusto ko lang i-anticipate ninyo. Wala akong pakialam kung nahihirapan kayo when it comes to understanding each news. Wala din akong pakialam. I don't even care kung aalamin niyo meaning nito mga to. Okay? The whole market is rigged. It's manipulation. Manipulative lahat yan. Manipulation lahat yan. So in that case, hindi mo na kailangan basahin pa yung forecast. Okay? Why? Wala naman silang alam regarding dyan. Naghahanap lang sila ng positive or negative. That's it. Pero still, hindi na naman makontrol ang market. Why? It's recorded. Tape na lahat yan. Kaya nga, di ba, tinatawag or sinasabi ni ICT, tape reading. Kasi nakaprogram na yan ng ganyan. Tinetape na yan. Recorded na yan, so parang pinapublish na lang, piniprint na lang. Naintindihan nyo? So, for now, it won't make sense. Okay? Hindi siya magme-make sense. Pero, there you go. At least, for now, paunti-unti, madidiscover nyo yan on your own. Ayoko naman syempre na isubo lahat para sa inyo. So, hindi ganun ang mentoring ko. Okay? So, hindi ito yung klase ng mentoring na gusto ninyo. So, if yung gusto nyong mentoring is spoon-feeding katulad ng mga iba, so there you go, pwede kayo dun pumunta, pero dito hindi nyo makukuha sa akin yun. Why? Pahihirapan ko kayo. Okay? Papakita ko kung gaano nyo ka-deserve ang trading, and papakita ko din sa mga hindi deserve ang trading. Okay? Yung mga taong hindi deserve ang trading, papakita at paparamdam ko rin sa kanila yun. Para ano? Sumuko na sila. And to the point na susuko na sila, magpapasalamat pa yon. Why? Kasi hindi na nasunog ang pera nila. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon dito na hindi naman pala mag-work para sa kanila. Naintindihan ninyo? There you go. Now, I almost forgot. Sir Kim, ano tong bank holiday na to? Okay? Ano tong bank holiday? Ibig sabihin po guys, kapag may bank holiday po ng araw na yon, wag na kayo mag-trade. Another secret para sa mga baguhan. So let's say for example, Sir Kim, what if natapat yung bank holiday ng Monday? Kadalasan kasi Monday to Tuesday. Paano pag natapat ng Monday yon, Sir Kim? Ibig sabihin, don't trade. Bakasyon mo yon as a trader. Congrats, pahinga ka ngayong araw. Bukas ka na lang. Ganon. Naintindihan? There you go. Now, I almost forgot to. Okay? Kapag nagdikit tong dalawa pala na to, meron tayong ADP na tinatawag or non-farm employment change. And then meron tayong tinatawag na non-farm employment change din, which is ito yung tinatawag nating non-farm payroll. Pag nagsabay itong dalawa na to, ang tawag natin dyan is NFP week. Lagyan natin siya. Oh, sorry. So, lagyan natin dito. NFP week. It means, pinagsama po yung dalawa ha. Yung ADP and then yung non-farm payroll. Or non-farm employment change. Pag nagsabay itong dalawa ngayon na, pag nagsabay itong dalawa na to sa buong week, simula Monday hanggang Friday, expect nyo na mahihirapan kayo i-trade yung buong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ulitin ko, pag nagsabay itong dalawa, kahit nga non-farm employment change, pag may news nyan, buong week, mahihirapan kayong i-trade. Ulitin ko, buong week po, may hirapan kayong mag-trade. So that's why, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, na baka mamaya, hindi nyo mapansin. Okay? That's why gusto ko, pagkapasok ng bagong week, tignan nyo na yung buong week na calendar. Tignan nyo na kung nandudun ba siya. Pag wala po, mapayapa kayo. Kapag nandudun siya, consider it a free week para sa'yo. Possible, kahit papano, kung gusto mo talaga, kung di mo talaga may iwasan mag-trade, risk a little bit. Mag-risk ka na ng sobrang konti. Huwag marami, konti. Kung magtitipi ka, kung saan yung target mo, huwag doon. Target, always target the low hanging fruit. Ibig sabihin yung pinaka lower objective lang, yun lang ang kunin mo. Huwag kang maghangad ng sobra-sobra. Why? NFP week. Bakit, Sir Kim? Sige nga. Bakit? So, sige, i-explain ko sa'yo. Isipin mo na lang, Monday pa lang ngayon. Okay? Isipin mo Monday ngayon. Okay? Monday. Now, Sir Kim, okay, Monday ngayon. Nabalitaan ko may sale daw ang SM o kaya Robinson sa Friday ha. So ikaw ba, Monday ngayon, may pera ka naman, marami ka naman pera. Pupunta ka ba ng SM ngayon para mamili ng marami? Hindi, hindi mo gagawin yon. Bakit? Hihintayin mo mag-sale. Doon ka makikipagsapalaran. Makipagbonggungan ka sa mga tao doon kahit napakahaba ng pila, magtulakan kayo ng mga cart ninyo. Pero sale ako bibili, mas makakamura ako doon. Naintindihan ninyo? So, ibig sabihin guys, lahat ng mga tao na to,
naghihintay para dito sa Friday na to. Amen? Naiintindihan ninyo? So, ibig sabihin, yung mga taong gusto mag-trade dito, yung mga matatalino lang ha, hindi ko nila lahat, yung mga matatalinong traders, iipunin nila yon, ibig na itaya nila dito, maghahanap sila ng ways nila para matrade yon dito. Kasi bakit? Biggest effect to sa market. Again, meron akong tatlong news na pinaka-delikado na babanggitin sa inyo. Okay? Most dangerous. Most na. Okay? Dangerous pa. Okay? Most dangerous news na talagang katakutan ninyo. Okay? Ready na ba kayo? So, ang mga news na yon is ito. Be careful for this news. Okay, or lagyan natin. Pag nag-tweet ako ng be safe, or pag na-post ako ng be safe, ibig sabihin, meron tayong mangyayaring CPI and FOMC and NFP or non-farm payroll. Naiintindihan? So, itong tatlong news na to guys, ito ang papatay sa inyo. Not literally, pero emotionally, kawawa kayo. Naiintindihan ninyo? Itong tatlong news na to, nangyayari yan every month. Every single month, nangyayari yan. And, kapag ikaw nangatay yung kamay mo, maaga ka magre-retire sa trading, believe me. Okay? Simot ang pera mo dyan. Okay? Dyan ka makakita ng napakalaking candlestick pataas and napakalaking candlestick pababa. And again, same exact thing here. Not tradable. Okay? Not tradable po itong tatlo na to. So again, huwag mo nang pilitin, huwag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. Okay? Itong tatlo na to. Huwag nyo pong pipiliting i-trade yung tatlo na yan. So ito yung pinaka babantayan ninyo na baka magkamali kayo. Naku po. Okay? Masakit. Okay? Masama. Masakit. Naiintindihan ninyo? Sir Kim, tinuro ba ni ICT yan? Yes? Tinuro ni ICT yan. So kung gusto nyo puntahan, panoorin nyo ba buong episodes or buong season ng buong series niya kung gusto nyo malaman yon. Okay? But again, hindi ko kayo i-spoon feed. Pero ito yung pinaka the best time for you to understand kung ano yung mga kailangan ninyong bantayan. Okay? Again, I am not the best person for you to explain this or mag-explain sa inyo na itong mga bagay na to. Pero ito kasi yung ways ko kung paano ko naintindihan yung mga bagay na to sa pinakamadaling paraan as much as possible. Again, kung magte-trade ka, hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo. Okay? Hindi mo na kailangan pang pahirapan yung sarili mo. Okay? So now, since tapos na tayo dito sa market anticipation or news anticipation, now let's go back to our last topic for today na itatopic natin dito sa mentoring program para naman sulit ang iyong punta. Okay? What is the pros and cons of other trading strategy? Okay? So, Sir Kim, since oo nga eh, hindi ko pa rin magets kung ano yung tinuturo mo dito sa mentoring mo. Hindi ko din alam kung ano pa yung mga ituturo mo dito sa mentoring mo. Marami. Okay? Marami ako ituturo dito. Pero feel free to absorb lahat-lahat. Kung kaya nyo lahat, absorb nyo lahat ng ituturo ko. Pero again, I want you to pick at least 3 strategy. Tatlo lang. Not 4, not 5, 3. Gusto ko lang mamili ka ng tatlong strategy na kukunin mo. Sa lahat-lahat na ituturo ko sa courses na to for free, mamili ka lang ng tatlo. It could be, I don't know. Okay? Ayoko magpangalan. Okay? Pero mamili ka lang ng tatlo. Okay? Mamili ka lang ng tatlo, and then use that. And then, yung mga ituturo ko dito, bonuses na yon para sa'yo. Dagdag confluence mo na yon as a trader. Now, Sir Kim, kailangan ko ba mag-apply dito ng Harmonix? Okay? Mga kung ano-ano pa, Elliott Wave? Hindi. Okay? Hindi. Sir Kim, how about the 90-minute cycles? Q1, Q2, Q3, Q4? Hindi na rin. Okay? Pero again, makakatulong sa'yo yun. Okay? Makakatulong sa'yo yun. Pero again, alam ko kung ano yung pinaka-best for you. Alam ko kung ano yung pinaka-best para sa mga estudyante. Okay? You just need to stick. So now, anong problema sa mga ibang strategy, Sir Kim? Wala. It's just nakakalimutan lang nila yung pinaka-basic concepts ng trading, which is
lahat may price action, lahat may price action movement na ginagawa ang market. Now, they're basing it on textbooks. Binibase nila yung lahat kasi sa mga textbooks na nakikita nila. Binibase nila lahat kasi lahat ng movement. Like, patterns and all that. Binibase nila lahat doon. Eh, again nga, there are no two snowflakes are the same and there are no two candlesticks are the same. History always repeats itself. But again, hindi 100%, may sinking lang. So, hindi ako naniniwala kung ikaw mismo, gumagamit ka ng one single strategy, again, you'll always fail at some point in time. Magfa-fail ka, believe me. Why? Clouded. The market has a blind spot. Ang trading may blind spot. Lahat ng trading strategy may blind spot. Elliott Wave, Harmonix, ano pa, order block, breaker block, fair value gap, silver bullet, turtle soup, 25%, NWOG, quarterly theory, pinakamaraming blind spot ang quarterly theory. You don't believe me? Wait until the next episode. I'll prove it to you. Okay? So there you go. Again, just pick 2 to 3 strategies. Stick to it. Again, marami akong nakikita na ito na yung nag-work sa kanila pero pinapalitan pa nila. Ito na yung nag-work sa kanila pero ang dami pa nilang inaaral ulit. Again, hindi ka mag-grow kung ang dami mo laging inaaral. Just stick to 2 to 3 strategy. If it works for you, it works for you. Kung hindi, doon ka mag-aral ng panibago. Pero yung iba kasi nakikitaan ko na ng potential dun sa strategy na yun. Pero still, iniiwan nila. And I cannot blame them for that one. Maybe gusto lang nila maging complex yung trading strategy nila. Maybe gusto lang nila magkaroon ng maraming chart drawings sa mga charts nila para magmukha silang magaling. Pero again, hindi ganun ang sukatan nun. Ako nga, kung gugustuhin ko, the more na mas konti yung drawing, mas better talaga. Ang objective ko as a trader is dalawang drawing lang talaga as much as possible. Dalawang output lang. And yun din ang goal ko para sa inyo. As in, napakalinis na trading strategy. And believe me, I can do that. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong gawin yung, kaya kong baguhin yung trading strategy nyo way back before na napakadumi ng analysis ninyo. Kaya kong palinisin yan. And guess what? It removes the blur in the market. I will remove the blur in the market. You will remove the blur in the market. Anyways, naturo ko naman ng lahat, halos, ng kailangan ko ituro sa inyo dito. We did cover the news anticipation and then the pros and cons of other trading strategy. So now, it's time for you to check these news coming this week, next week, or two. Okay? Be safe for these news coming this week. Okay? So until next time, peace out.